Kaibigan, may magandang balita ako sa inyo tungkol sa COVID-19. Naalala nyo, nung isang taon, I think 1.5 years ago, sinabi ko magandang remdesivir, maganda dexamethasone. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin yan, nakita nyo. Kasi nakita natin maganda yung trial. Ngayon, may bagong gamot. Mukhang mas excited pa tayo kaysa doon sa remdesivir. Ang pangalan nito, molnupiravir. Excited tayo dito kasi hindi to tulad ng mga remdesivir, tocilizumab na binibigay pag nasa ospital ka na, naka-oxygen ka na. Itong bagong gamot, molnupiravir, binibigay oras na mag-positive ka sa COVID. Kahit nasa bahay ka, mag-positive ka sa antigen test or mag-positive ka sa PCR test, pwede na to. Oo. Pero syempre, bago pa lang itong trial, tinitingnan natin, pero very promising. Papakita ko po sa inyo. So ito po yung pangalan ng gamot, ha? Molnupiravir. Makinig po maigi, ha? Hindi ko sinasabi 100% sure na, pero mukhang base dito sa phase 3 trial, talagang papunta na doon. Baka maging ito pinaka-treatment natin. Actually, pinapa-authorize na to eh. First antiviral pill para sa mild COVID. Ito po, napakaganda na resulta. 50% ang bagsak sa... Ito po, 50% mas hindi na mamatay ang uminom nito. 50% mas hindi na hospital. Tingnan natin na pag binigyan lahat ng mga pasyenteng nagka-COVID-19 nitong molnupiravir, Doc Lisa, pakita mo. 7.3% ang na-hospital na mamatay. Meron pa rin. Pero pag hindi binigyan, po, 14% ang na-hospital at namamatay. So, ang laki ng nabawas. Hindi natin sinasabi na pag uminom ka nitong gamot, wala nang mga hospital, walang mga matay. Meron pa rin eh. Ayan po, 7%. Pero ito, mas matindi kung wala. Yung ganyang benepisyo po, napakalaki na yan. Ito po yung phase 3 trial. Ito po, 50% less death. Napakaganda ng resulta dahil masyado nang panalo yung grupong umiinom nitong gamot kumpara sa walang iniinom, tinigil na ang trial. Sinabi nila, tigil na to kasi masyado na to panalo. Kawawa naman yung mga taong hindi umiinom ng molnupiravir. Ini-stop na nila agad. Ito po yung suggested dose. Ang dose kasi pwede magbago eh. Pero sa ngayon, ito yung dose na nire-recommend. 800 milligrams, 2 times a day, 800 milligrams, 2 times a day, 5 araw lang. Pero kailangan inumin tong gamot within first 5 days na magkakasakit. So unang sintomas, unang maramdaman, pag nag-positive sa PCR test or kung antigen, depende, baka pwede na rin eh. Lahat po to, kukonsulta kayo sa doktor muna. At sa ngayon, sa panahon ngayon, hindi nyo pa mabibili. Kasi nga, nasa compassionate use pa eh. So, unti-unti, ma-approve ng FDA at magagamit na natin. Pero sa ngayon, ito pala ginagawa niya. Ano ginagawa nitong antiviral na to? Ito yung kalaban natin, COVID, di ba? Nakakamatay, marami nang na-disgrasya dito. Ang ginagawa nitong gamot, binablock niya. So parang ang virus kasi parami ng parami. Parang sineserox niya sarili niya. Ang ginagawa nitong gamot natin, yung pag-serox ng virus, nilalagay niya ng mali ang spelling. Palagay natin, ito sineserox yan. Oh, ito, parami ng parami. Pagpasok nitong gamot, minamali. Nagiging jegemon. Di na nila mabasa. Kaya paglabas ng virus, iba na itsura. Baliwala na to. Ito nakakamatay, ito baliwala na. Dahil doon sa gamot. Yun ang pinakatrabaho niya. Marami ng bansa sa buong mundo sa ngayon, pwede magbago to, Singapore, Australia, South Korea, kukuha na nitong gamot. Marami rin ibang bansa, tuloy-tuloy na. Sa Pilipinas, may 4 na hospitals, marami na eh, hindi lang 4, 17. May ilang LGU na bibili nitong gamot. Okay?
Again, lahat ng bagay may benepisyo, may risk. Okay? Hindi ko pinipilit kahit kanino. Ang benepisyo, mukhang maganda. Ang risk, ano, delikado. Siyempre, bago pa yung gamot. Hindi mo alam, baka may side effect. Possible sa future, pero baka medyo malit ang chance. May isang professor nagsasabi na baka daw cancer-causing. Baka. Ang sabi naman, nung sa trial, sa 5 araw mo lang naman iinumin yung gamot, hindi ganun kalaki ang risk kung meron man na possible cancer-causing. So, hindi natin alam to. So, lahat ng bagay tinitimbang. O, pwede nyo sabihin, ayoko to inumin. O, ayoko inumin. Pwede nga. Kaya lang, kung ikaw matsatsambahan nung serious na sakit, kung tayo matsatsambahan nitong 14%, lagot naman tayo. Ako, personally, sa ngayon na, pag tinamaan ako ng COVID, medyo may edad, or lalo na kung medyo mas senior, mas may sakit, iinumin ko eh. Mukhang mas panalo ako eh. Mukhang iinumin ko. Okay? Pero kung bata ka, malakas ka, baliwala sa COVID, pwede siguro hindi ka muna uminom, tingnan pa natin. Pero sa mga may edad, mataba, diabetic, senior, tingin ko mas panalo. Kasi napakalaki ng difference eh. Diba? Talagang ginugulo niya tong virus eh. Marami namang sakit, iniinuman natin. So, yun lang po. Malinaw naman. Bukod dito, uulitin ko, syempre, pinakamaganda, huwag tayo tamaan ng COVID. Diba? Yun ang pinakamaganda. Hindi na tayo aabot na iinom pa tayo ng gamot. Paano tayo hindi tatamaan? Syempre, iwas pa rin, mask pa rin, at magpabakuna. Pag nagpabakuna, pakita mo, Doc Lisa, mas hindi magkakasakit, mas mild ang sintomas, mas mabubuhay. Pag hindi bakunado, mas mataas ang chance sa magkasakit, mas malala ang sintomas, mas nakakahawa. Bakunado o hindi bakunado, pwede uminom nito. Pwede. Diba? Lalo na kung hindi bakunado, kailangan mo uminom nito. Kasi nga, mas mataas ang risk eh. Mas panalo ka. So, yun lang po. Tingnan natin development. Tulad na sinabi ko, ha, mukhang 99% very positive results. Pero lagi natin inaantabayanan kung baka biglang magbago. Pero sa ngayon, mukhang panalo tayo dito. God bless po.